Hey there, Ethical Nation! This is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And in this video, pag-uusapan natin kung paano ka magkakaroon ng leader under your organization o paano ka makakapag-develop ng mga leaders sa mga downlines mo. So kung sakaling hindi mo pa napapanood yung ginawa ko na video about sa kung paano maging isang leader sa network marketing, I highly recommend na panoorin mo muna yun kasi napaka-importante nun kasi connected siya dito sa video na ginawa ko na to. So once again, ang leader is someone who knows the way, shows the way, and goes the way. Ibig sabihin, alam ng leader kung anong ginagawa niya, alam niya kung saan siya papunta, ginagawa niya kasi he or she goes the way. Okay, hindi lang siya puro salita, kundi ginagawa niya, walks the talk, and finally shows the way. Tinuturo niya sa mga tao kasi napuntahan na niya eh, ginawa niya eh, alam niya kasi ginagawa niya. So ganun ang definition ng isang leader. And hindi ito title, hindi siya position. Hindi porket ikaw yung leader, ikaw yung authority, ikaw yung susundan lang palagi, ikaw yung utos ng utos, kabaliktaran yun ng leadership. Ang leadership talaga is instead na ikaw yung utos ng utos, ikaw yung gawa ng gawa. Okay, hindi ko sinabing ikaw yung inuutusan, pero ikaw yung gumagawa. Okay, so later on, maintindihan nyo kung anong ibig kong sabihin. So magbibigay lang ako sa inyo ng 2 simple tips kung paano mo magagawang leader yung member sa ilalim mo. Kasi pag nagkaroon ka ng leader under your team, di ba, magkakaroon ka ng leverage. At pag nagkaroon ka ng leverage, magkakaroon ka ng passive income. Ibig sabihin, ito yung income na kahit wala ka ng ginagawa, ay kumikita ka pa rin. Di ba? Yun naman talagang goal natin, time and financial freedom. Yun ang goal natin, yun ang pinakang masarap na feeling sa lahat. Yung pagkagising mo, wala ka pang ginagawa, may income ka na. May pumasok na income sa dashboard mo, di ba, sa company nyo, may pumasok na sales. Ang sarap sa pakiramdam ng ganyan. Di ba, makakapag-relax ka na. So ngayon, pag-usapan natin yung 2 tips na sinasabi ko, paano ka makakapag-develop ng leader under your organization. So tip number one, kailangan marami kang direct referrals. Marami kang direct, marami kang DR, kung ano man ang tawag nyo dyan. Direct referral, meaning ikaw yung mismong nakapag-recruit. Okay, direct referral mo. So parang sa pagbunot ng baraha, di ba, sa pagbunot ng baraha, ilan lang ba yung alas sa isang deck of cards? Ilan yung alas, ilan yung king, ilan yung queen, ilan yung jack? Di ba, 3-4 lang yan. Out of 56 deck of cards, hindi ko sure kung 56 ba talaga, correct me if I'm wrong na lang. So dito sa negosyo natin, hindi 56 lang yung cards. Super dami. At hindi natin alam kung sino yung kasunod natin na mabubunot. Sa kaka-direct referral natin, hindi natin alam eh. Pero meron at meron ka mabubunot dyan na alas. Mababa yung chance kasi kukunti lang sila. Okay? So, ang importante, marami kang direct. Ang point ko dito sa sinasabi ko is focus on your production. Nakafocus ka lang sa production mo sa pagda-direct referral, pagda-direct selling, online selling. Doon ka lang nakafocus. Hindi ka dapat nakafocus sa keeping. Napakalaking mali na mindset yung ganun na keeping. Hindi keeping ang kailangan mo. Kasi kahit anong keeping, palagi ko to sinasabi sa mga videos ko about dito sa leadership, kahit anong keeping ang gawin mo, magkukwit at magkukwit sila kung quitter sila. Wala kang magagawa doon. Hindi mo kasi control ang ibang tao. Pero, dapat ang focus mo is nasa production mo. Kasi kahit mag-quit sila, okay lang, nagpo-produce ka pa rin naman ng sayo at makukuha mo dyan yung mag-i-stay. Yun ang importance ng sinasabi ko sa inyo ngayon na dapat marami kang direct. Kasi saan ka pati kukuha ng magiging leader mo kung ilan lang yung members mo? No, kung wala ka pang at least 100 active members, ibig sabihin, active ha, hindi yung sumali lang tapos nawala na. Kung wala ka pang at least 100 active members, ibig sabihin kukunti pa yung members mo. Ayun, yun ang totoo. Kukunti pa yan. Kukunti pa kung ganun. So, kailangan at least 1,000 active members para masabi mong madami. 500, 1,000, 1,000. Ako, sa standard ko, 10,000 nga eh. Di ba? Ang layo ko pa dun. So, ibig sabihin, para sa akin, ako mismo, konti pa yung mga members ko. So, magpapadami ko. Eh, hindi ako tumitigil hanggang ngayon. Hindi pa rin naman ako tumitigil sa pag-direct referral. Even though marami na akong na-achieve, malaki na kinikita ko. So, totoo lang, pwede naman na talaga akong tumigil. Kasi kahit tumigil ako sa pag-direct referral, kikita pa rin ako ng malaki. Pero hindi kasi pwedeng ganun eh. No? Hindi lang kasi ganun eh. Na-achieve ko na yung mga naunang goals ko. Meron pa akong mga susunod. Kaya kailangan tuloy-tuloy lang ako sa pagda-direct referral. So isipin mo yun ha. Lalo-lalo na yung mga idol nyo, di ba? May mga makikita ka sa mga idol mo, yung mga talagang kumikita ng malaki, hindi tumitigil sa pag-direct referral. So, anong karapatan mo na tumigil sa pag-direct referral? Sila ng mga milyonaryo na eh, tuloy-tuloy pa din. Di ba? So, kaya kailangan marami kang direct. Kasi, the more na marami kang direct referral, the more na mas mataas yung chance na makakuha ka ng mga leaders dyan. Okay? Makakuha ka ng agila, yung alas na tinutukoy. And tip number two is lead by example. Ikaw muna yung maging leader. Okay? Ikaw muna, hindi sila.
dapat ikaw yung mauna maging leader. Pero kung sakali man na merong mauna na maging leader sa'yo, mas maganda kung ganun. Pero hindi mo aasahan yun. Kailangan ikaw muna. Okay, hindi mo rin sila pipigilan, ha? Baka kasi literalin yun. Hindi, huwag ka muna maging leader. Ako muna. Kasi sabi ni Coach Carl, ako muna leader. Ako apply. Huwag naman ganun. Common sense naman, ha? Kung may maging leader na mauna sa'yo, mas maganda yung ganun. May mag-o-overtake sa'yo. Magiging malaki yung resulta kaysa sa'yo. Mas okay yun. Kasi nasa ilalim mo pa rin naman yun, eh. Pero sa simula, ikaw talaga dapat. Ang isipin mo lang is instead na ang focus mo ay mag-develop ng leader sa ilalim mo. Iniisip mo kagad mag-develop ng leader sa ilalim mo. Ikaw nga mismo, hindi ka pa leader, eh. So, ikaw muna, lead by example. Kaya sinabi ko sa'yo kanina, before tayo mag-start sa video na to, mas maganda ko napanood mo muna yung video na ginawa ko kung paano maging leader. Kasi para alam mo ko itong tinutukoy ko, na ikaw muna yung maging leader. Lead by example. So, yun yung leadership style ko. I lead by example. Hindi ako nagtuturo, hindi ako nagsishare, and even hindi lang sa members ko, pati sa inyo. Itong mga sinasabi ko, itong mga tinuturo ko sa inyo, hindi ko to nabasa lang kung saan, narinig kong kanino, ay ang ganda nun, ah, ibabagsak ko nga din. Hindi ako ganun. Okay, ginagawa ko kasi to. Ginagawa ko or ginawa ko. Yung mga tinuturo ko sa inyo, ginagawa ko or ginawa ko. Na-experience ko ako mismo, first hand, ako mismo naka-experience. Kaya sinasabi ko sa inyo na ikaw muna, lead by example. Kasi ginawa ko rin before na pinipilit ko mag-lead yung ibang tao. Ako nga mismo, dami kong palpak na pagiging leader. Ayusin ko yung sarili ko. And nung na-realize ko yan, nung ginawa ko na, that's the time nagsimula na kumita na ako ng malaki. Nagsimula na mag-level up yung career ko dito sa network marketing. Hanggang sa marami na yung naging leaders ko. May mga naka-achieve na ng million nila. Mga kumikita na ng 6-figure a month. Diba? So yun yung importante doon. Ako muna yung nagsimula na maging leader. Lead by example. Kasi ang gusto ko, gagayahin nila kung ano yung nakikita nila na ginagawa ko base sa resulta din na naipoproduce ko. Hindi kung ano lang yung sinasabi ko. Doon ko kinukuha yung confidence and conviction ko. Kaya pag ako nag-share, pag ako nag-train, hindi lang sa mga members ko, pati sa inyo, no? Kaya ganito ako way magsalita. Kasi alam ko ginagawa ko, eh. Alam ko ginawa ko, eh. Kaya confident ako sabihin sa'yo na ganito gawin mo kasi ginawa ko yan. Diba? So ganun yung style ng teaching ko. Before kituro sa mga members ko, ako muna gumagawa. Sinusubukan ko muna para alam ko na yung mga pros and cons, alam ko na yung mga FAQ na isasagot ko sa kanila kapag naranasan mo to, ganito gawin mo kasi naranasan ko, eh. Di ba? So, lead by example. Yan ang leadership style na meron ako. Di ko pinapagawa sa mga members ko yung hindi ko naman ginawa. Hindi ko sa kanila tinuturo yung hindi ko naman ginawa or hindi ko ginagawa. Palagi mo itong tatandaan na pwede tayo makapag-motivate sa mga salita natin, sa mga magagaling natin salita, kung magaling ka magsalita. Pero ang totoong nakaka-inspire, okay, ang totoong nakaka-inspire ay yung resulta mo. Yun ang totoong nakaka-inspire. Yung mga na-achieve mo, yun ang totoong nakaka-inspire. At yung mga tao na mai-inspire under your team dahil sa resulta mo, sila yung mga gagaya sa'yo. At kung sino yung mga gagaya sa'yo, sila yung mga potential leaders mo. Isipin mo yun, yung tinuro ko sa iyo, yung dalawang tips, hindi talaga ikaw yung tatrabaho para maging leader sila. Hindi mo sila, akala mo, ina-expect mo na may sasabihin ka, imamotivate mo sila, diba ito yung step by step na gagawin mo para maging leader sila. Hindi, maling way of thinking yon. Dapat ikaw yung maging leader. Monkey see, monkey do. Sa negosyo natin is duplication, diba? Copy business, diba? Copy business. Hindi naman ito yung tinutukoy ko na yung literal na lahat ko kopya, hindi naman yun ang tinutukoy ko, pero may fact din talaga, eh. May factor din talaga yung pagkopya. Ang kinokopya natin is kung ano yung nakikita natin, hindi kung ano yung sinasabi sa atin. Di ba? So, palagi nyo yung tatandaan. Ang nakaka-inspire talaga is yung resulta mo. Paano ka magkakaresulta kung palagi ka nakafocus sa keeping, palagi ka nakafocus sa pag-training sa kanila, palagi ka nakafocus sa pangangamusta sa kanila everyday, sa mga members mo, sa iilang mga members mo na hindi naman sumasagot sa'yo, sinisimzone ka lang. Paano ka re-resulta sa ganun? Ano lang yung tanging paraan para magka-resulta ka? Recruit, sell. Wala nang iba. Hindi keeping, hindi training, hindi pangangamusta every single day. Pero hindi ko naman sinabi na hindi importante yung mga bagay na yon. Importante yan, pero ang kailangan mo lang talagang ituro sa kanila is kung ano yung kailangan nilang gawin para kumita at mabawi yung puhunan nila para sa mga baguhan. So ako, meron naman ako ang ginawa na video about dito kung ano yung mga dapat mong ituro sa bagong members. So mahaba yung video na yun, luma na yun, pero napaka-effective pa rin ng klase ng training na yun. So hanapin nyo na lang yung video ko na yun na ano yung ituturo, dapat ituro sa bagong member, sa bagong downline. So yun, i-check nyo na lang yun. So yun lang naman ang importante, eh. Pagdating sa training, matutunan nila na mabawi yung puhunan nila kasi
pag sa ganung paraan, alam, pag nabawi na nila yung puna nila, edi alam nila kung ano yung ginagawa nila. Alam na nila kasi nabawi nila, kumita na sila eh. Ulit-ulitin na lang nila kung ano yung ginawa nila. So ikaw, tuloy-tuloy ka lang sa pagpo-produce. Kaya sabi ko, diba, kanina, yung tip number one, ano yung tip number one? Maraming direct, mag-focus ka sa production mo. Ang asahan mo lang ay production mo para magka-resulta ka. Pag nagka-resulta ka, yun ang mag-i-inspire sa mga members mo na gayahin ka. Kaya hindi sila nai-inspire sa'yo kahit na ang dami mo naman pinagsasasabi na motivation, di ba? Ang galing mo, para sa'yo, ang galing mo naman mag-training. Kaya hindi sila nai-inspire, kaya hindi sila sumusunod, kaya hindi sila, hindi ka ginagaya. Actually, ginagaya ka nga nila kapag hindi ka nagpo-produce eh. Di ba? Pansinin mo, kaya hindi sila nai-inspire sa'yo kasi asan resulta mo? Anong ginagawa mo? Hindi mo pwedeng sabihin na activity, activity, asan resulta? Hindi nakikita. So, ibig sabihin, ikaw muna ang rumisulta. Pag naintindihan mo to, may susulpot na lang na leader under your team na hindi mo ini-expect, na wala ka namang ginagawa sa kanila, may susulpot na lang dyan na magiging leader. Ang focus mo ay production mo. Kung gusto mo magkaroon ng leader sa ilalim mo, i-inspire mo sila sa pamamagitan ng resulta mo, hindi ng salita mo, hindi rin ng gawa, resulta. Okay, so ayun, marami kayong natutunan dito sa video na ito. Kung nagustuhan mo, click mo yung like para masaya, no? Para mas marami tayong matulungan. And kung nakatulong to sa inyo, share nyo sa mga teammates nyo, sa mga members nyo, any friends nyo na networker na alam nyo na matutulungan nitong video na to, share nyo sa kanila. Question of the day, ano yung pinakang tumatak sa isipan mo dito sa training na to? Comment mo dyan sa ilalim. Ano yung pinakang tumatak sa isipan mo sa mga pinagsasabi ko? So once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Doon mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook. Or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So, ayun, marami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.